Hola! So, podtaste ulit tayo. Meron ko ditong iba't ibang sili. Mga chinens. Ito muna, unahin natin. Sarap dito sa farm. It's a happy place. Pulang-pula. Ito ay Naga Boom. Naga, N-A-G-A-B-O-O-M. Galing to sa... Galing Italy. Space. Ha, kanino nga ba? Marcini? Danilo Marcini? Marcin? Parang ganun. Basta binili namin ito sa Italy. Yung seeds. Pero ito, homegrown na to. Ito ay cross ng Naga Viper. Hindi po marusot ha. Ang marusot ay hindi Naga Viper. Ang Naga Viper ay hindi marusot. So cross po ito ng Naga Viper at Jay's Red Ghost Scorpion. Kinain ko na to. Pero ngayon ko lang i-video. Excuse me. Atang sama ng lasa. Ay nako. Hindi po talaga ako fan ng mga floral. Pero masarap dun yung high pagkatapos. Pag ano ka na, pag tumama na yung ano, yung anghang, tas mawala na yung anghang, labanan ng endorphins mo, labanan na ng adrenaline, feel good na yun yung masarap. Okay, anyway, ito po ay Naga Boom. Kung ano-ano na pong mga crosses ngayon. Ayan ko ba kung anong mga naisip ng mga tao? Ay, lintik. Okay. Napaka-floral. As in floral. Nadikit ko na. Nahawakan ko. Ayun ako. Kung sino po gusto ng seeds. Ayan, may seeds. Oh. Sino may gusto ng seeds, message lang po ako. Hintayin natin bukas. O baka mamaya lang. Yung seeds. Tayo natin lumabas. Very floral, very typical na red ng mga chinens. Pero hindi yung amoy ng Reaper. Yung Reaper, may ibang amoy eh. May, hindi yung ma-explain. Basta may iba sa Reaper. Ito yung amoy niya, amoy ghost, amoy yung mga tones ng mga scorpion nga. Kasi scorpion nga yung kalahati nito. Hindi ka aya-ayang amoy. Para sa akin ha. Yung floral na amoy. Game. Walang tamis. Ayun na, mapait na. Floral in all aspect, bro. May konting fruity. Pero, konting-konti lang. Delayed ang tama niya. Okay, there. Hintayin natin. Siguro pag dried na nito, masarap na. Pero ngayon, ganito hindi masarap eh. Pero, alam mo yun, pag mga minsan maghahanap ka ng anghang tapos ang gusto mo yung chinens na flavor, eto minsan mga hanapin mo yung mga ganito, yun, mga hot sauce na ganyan. Halimbawa, sanay ka lang sa hot sauce ng ano, 7-Eleven o kung ano man. Ayan na, ayan na. Alam mo yun, minsan maghahanap ka na, mag-crave ka ng anghang na familiar ka na chinens, eto yung flavors na yun. Wow!
drool. Mouth burn dito, meron dito, meron dito. Hindi ko po alam ba't ko ina-explain yung mga ganyan, mga mouth burn. Pero iba-iba tama niyan eh. Depende sa tao eh. Luha na luha. Siguraduhin natin yan, hindi natin mahawakan yung pinahawak ko dito ang malagay sa mata. Drool. Init sa tiyan, init dito, back the throat. Hindi siya ganun kataas. I mean, kumpara sa mga iba pang mga iba ko pang mga nakain dito dito sa YouTube page na to. Oh, wait lang. Init na sa tiyan, ganyan. Mabilis sa heartbeat ko. Tumataas pa konti-konti. Yung pait niya this time nawala kagad. Pero minsan tagal mawala ng pait eh. Minsan. Yun. Mouth, parang may little coating na siya sa parang nagko-coat sa bibig, ganyan. Ay, hindi ko ma-explain nga kung ano ba yun. Panoorin nyo na lang yung amnesia dito. Okay, wala na. Nag-peak na siya. Masarap na, ayan na. Plato na siya. Ganun na lang, oh. Mararamdaman mo na yung adrenaline, tumatama na parang woo. Sa plateau pa din, hindi pa siya bumababa. Ayoko, ay bumababa na konti. Excuse me. Sipon, sipon. Ayun, baba na. Pababa na po siya. Masakit siya chan eh. More than sa mouth, more than sa throat. Well, for me. Hindi siya aggressive na burn. Pero maanghang, hindi pwedeng hindi. Yan na, sarap na. Kikikin na yung ano, yung systems ng katawan na labanan yung anghang. Bibilis yung heartbeat mo, yung or bumabagal eh, bumabagal na. Tapos yung magiging ano na, magiging sarap, magiging sarap na appreciate mo na yung feeling eh, may slow breeze, parang whoo, medyo malamig na at the back of your dito, at the back of your neck, parang may anghang pa rin sa dila. Pero ito na yung feeling na maniwala kayong sarap ng ganitong pakiramdam. Masakit muna sa simula. Pero tingnan nyo na may sakit. Sandali lang. Mga
4 minutes, 5 minutes, ganyan. Sa katapusan, yung feel good, sobrang mas matagal. Sobrang... Ooh, ayan oh. Ah, man, sarap. Excuse me. Burp, burp. Yung burp ko lasang floral. Typically pag mga floral ganyan, tapos pag dinry, mas masarap eh. Pero yun pala, I take it back. Kasi nga, yung anghang, yung capsaicinoids madami, yung capsaicin, o yung capsaicinoids, madami yun eh. 5, 6, 7 yata sila. Tingin ko meron dun sa mga, kung ano man dun, merong volatile sa ano eh, sa evaporation eh. Na, I mean, sa tubig. Na nag-evaporate eh. Kasi pag tinikman mo yung mga ibang super hot sa dried version, hindi na ganun kaanghang versus sa mga fresh eh. Pero meron din namang mga mas yung may mga, meron din mga ibang super hot sa pag-dried, nare-retain nila yung anghang nila. So alam mo yan, weird. I guess napaka-complicated pa ng science noon. Hindi pa natin maintindihan. Well, at least ako hindi ko maintindihan. Wala na po. Ano na siya? Sobrang baba na. Alas wala na. Rinig yung crickets. Yun ang pakiramdam na hindi mabili sa buhay probinsya. Tapos ganitong feeling, maniwala kayo, sobrang sarap. Ito yung mga hinahanap ng mga chili heads na natural high. Para kang I mean, really feel good. Parang naka-good shit, bro. Anyway. Ang haba ng video, 12 minutes ha, going 13. Meron akong dalawa, hiwalayin ko na lang. Para hindi nakakaumay basahin. Panoorin. Pag masyadong mahaba, hindi na pinapanood. Nakakatamad na eh. Sayang naman yung mga masishare ko. At saka nga po, kaya ako ito ginagawa. Dahil nga sa tropical heat, dami naming sili, dinodocument ko, kinakain ko yung mga sili, maanghang, matamis, flavorful, mapait, at kung ano-ano pa, citrusy flavors, Mexican, super hot, mga South American, Central American, African. Ayun, dinodocument ko ba para di ko makalimutan, para pag may nagtanong, everybody, it's open to public, everybody can see it, I can see it. I can look back. Ano nga ba yung lasa nito? Yun. So yun lang po. Thank you. Gusto ko nang in-mix eh. Pero next video na lang. Thank you. Bye-bye.